Nagpakawala ng tubig sa mga dam ang National Irrigation Administration bago mag-landfall ang bagyong Karding, kaya't naiwasan ang matinding pagbaha sa ilang lugar sa Luzon. Maliit lamang din ang naitalang pinsala sa mga irigasyon at dam sa pagdaan ng bagyo. May ulat si Kenneth Pasyente. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karding, naging maagap ang National Irrigation Administration o NIA sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Benny Antiporda, dahil dito naiwasan ang pagbaha sa ilang lugar tulad ng Isabela at ilan pang karatig na bayan. Bago pa kasi ang landfall ng bagyong Karding, nakahanda na sila. Naging proactive na po ang NIA ngayon wherein nagkaroon po tayo ng revised protocol when it comes to releasing water. Pinag-aralan pong mabuti lahat po ng mga dams natin para ho malaman natin kung saan talaga yung tinatamaan and maiwasan yung pangyayari. Ipinaliwanag din ni Antiporda ang nangyaring pag-apaw ng Bulo Dam na umano'y dahilan ng pagbaha sa San Miguel, Bulacan. Anya, itinuturing na stopper ang Bulo Dam na pumipigil sa tubig ulan galing sa Sierra Madre. At dahil ungated ang naturang dam, aapaw at aapaw anya ito oras na maabot ang spilling level na 76 meters. Dagdag pa ni Antiporda, nakatulong pa ang dam para makontrol ang tubig. Gayunman, pinag-aaralan na nila kung paano isasaayos ang dam para hindi na maulit ang insidente. Kaysa naman huwa hintay nating mangyari ulito, na pinatitignan na po natin yung upstream na kung saan pwede tayo mag-create ng another stopper. Okay. No? So we can contain more water and to see to it that the same incident will not happen again in the future. Minor damages lamang din ang naitala ng ahensya sa irigasyon at dam sa bansa. Bagay na tinutugunan na anya ng kanilang regional offices. Nakaumang na rin anya ang 800 billion peso multipurpose project kung saan magpapagawa ng hydropower component, floating solar power farm at small river irrigation. As of now, we have already 1.62 trillion of pledges through LOIs saying that different companies, hindi pa ho kasama rito yung mga multinational. May multinational din po, pero hindi pa po lahat na nag-express their willingness to invest in the government in this project. So very optimistic po tayo na kaya po natin ma-roll out ito within next year po. Tuloy din ang NIA sa pag-agapay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng magpapahiram sa kanila ng solar water pump upang hindi na sila bumili ng gasolina ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.